Tapos yung pagkahawak niya sa akin, kasi nakita ko yung may nakita akong figure ng lalaki. Shit. Doon sa may bundok ng infirmary. Medyo maliwanag siya. Tapos parang figure lang. Figure lang. Na, oo, tayo yung balahibo ko at napa-atras talaga ako ng konti. Hello, hello. Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan lang about life, native ka na, adulting, career, love life, kaparahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz, and I'm your Kuda Serye host. Baka mainis na kayo. Para sa gabing ito, ay pag-uusapan namin ang mga pinaka nakakatakot, nakakakilabot, at mga nakakapagtaas ng balahibo na experience. Tatawa ako. Para sa ating Halloween special. Mga Jasters, hello! Charot lang, nagagas abelgas lang tayo dito. At para nga sa ating Halloween special, nagtawag ako ng aking very very close na kaibigan na kilalang kilala nyo na. Marami daw kasi siyang horror stories para samahan ako sa nakakatakot at nakakakilabot na gabing ito. Dustin, pasok! Kailangan gano'n yung intro. Oo, ate. Halloween. Andito na tayo. Pasa. Mas so, ikaw pala. Halloween. No. Gusto ko yung ano, nakakapagtaas. Balahibo. Ano ba? Nakakapagpala. It's, ano, makapanindig balahibo. Ay, oo nga pala, Bobo. Sorry, correction ang buo sa mga Pilipino. Balahibo. Makapanindig balahibo. Na mga experience. Wah, teka, musta ka naman. Halloween na. Lola version. Lola pa? Yes. Oh, okay naman. No. Isipin mo, inabot na tayo ng... isipin mo, parang inabot na tayo ng, ano, ng Halloween sa pandemic. Okay, work from home pa rin tayo. Pangatlong beses muna dito sa Kuda Serye, work from home pa rin tayo. May pandemya pa rin po. Yes. Oo, nga, tatlong beses na. Ikaw, favorite kong for guesting me again. Kasi gusto ko ang dito. Episode parang na hindi naman. Parang merong iba pa. Oo, sige. Parang meron kang isang iniimbitahan lagi na lalaki. Ngayon, hindi kayo. Ayaw na nun bumalik. Dito. Kasi gusto ko magaan lang yung kakwentuhan ko dito. At ikaw kasi yung andami mong mga nakakatakot na stories noong college. Parang hindi ayaw naman. Ayaw, LB. Charot. Meron. Kasi diba sa UBL? May mga friends kasi tayo. Oo, na meron. Hmm. May mga friends kasi tayo na ako. Bukas ang third eye mo. Oh. Ay, hindi. Hindi naman. Hindi rin naman ako. Hindi na natin gugustuhin yun. Hindi naman para. May makakita naman kung ano-ano. Adami na nga natin hindi nakikita. Okay na yun. So, te, umpisahan natin sa mga favorite nating mga palabas. Charot na Halloween. Ikaw ba, te, nung bata ka, mahilig kang manood ng mga nakakatakot na movies, palabas sa TV? Hindi. Wala, hindi. Takot, bata takotin kasi ako nung bata. Ako pero din. Pero parang, wala ka namang choice pag Halloween, di ba? Even yung ano, ano meron ako, madalas kasi napunta kami ng liliw dati nung bata ako. Napunta kami ng liliw. Oo. Gusto mo yung ano, parang ang lagom ng boses ko. Parang nakakatakot. Napunta kami ng... napunta kami ng liliw dati. Pagbata ako. So, merong one time, parang patulog na kami. 9 PM yun. Parang before kami... Normally kasi, di ba, parang alas 12, pupunta kayo ng cemetery. Ewan ko, ba't ganun pag probinsya? So, mga 9 PM, ano mo, napapahinga muna kami. Yung pinsan ko, bukas siya ng TV. Pagbukas din ng TV, si Michael Jackson na sa'yo ng Thriller. Oh. Eh, siyempre, natakot ako. Tatakbo ako pababa. Pero isipin mo, noon bata ka. Pero ngayon naman, pag napapanood ko na yun, ay parang, ah, yun lang pala yun. Hindi naman nakakatakot. Yun ang pinaka-naalala mo na nakakatakot. Pag bata ka, ano na yun? Scary na yun. Oo. Kasi zombie-zombie yun eh. Marami pa. Siyempre,
Ando yung magandang gabi bayan. Eh, yan. Ako ayaw na ayaw ko yan. Kung commercial magandang pa lang gabi yan, tatakip na ako ng unan. Hindi ako nanonood. Tapos gabayan pa, no? Oo, takot ako nung bata din. Same tayo. No, hindi ako na mahilig manood ng stories. Ngayon ko lang nalang kinakaya yung mga horror run. Pero OA pa rin ako magsinigaw-sigaw. Diba? Ikaw, kaya gusto ko na tinatakot, diba? Ikaw isa sa pinakagusto kong tinatago na kaibigan ko. Kasi parang OA talaga siya mag-react mga jesters. OA. Kung pwede ako mag-prank video, parang feeling ko yan kayo sa reaction niya talaga. Oo, matatakotin talaga ako. Going back to your topic, di ba? Kasi magandang gabi bayan talaga sa pinakakatakot. Nanonood ka nun? Oo, gusto ko yun. Gusto ko yung mga ganong story. Actually, matatakotin ako, pero gusto ko tinatakot yung sarili ko. Parang ganon. Meron isang beses. Ang magandang gabi bayan, parang around 5:30 or 6 p.m. siya eh. Di ba? Meron yung dati, parang yung parents ko kasi, di ba, may tindahan kami. So, mag-isa lang ako sa loob ng bahay. So, pagbukas ko ng TV, sakto, magandang gabi bayan pala yun. Pero pagbukas ko ng TV, yung scene na sa magandang gabi bayan, mata lang na kulay pula. So, di ba? Pagkita ko, pulang mata lang, napahagis ako ng remote control, tapos takbo palabas eh. Bakit may pulang mata yung mata ko? Oo, ayaw na ayaw ko din. May pulang mata yung TV. Oo, ako din. Ayaw na ayaw ko yung ako yung huling tutulog sa gabi kasi ako yung magpapatay ng ilaw. Guess mo? Kasi tatakbo na ako sa kwarto kapag ganun. Anong pinaka, kung may naaalala ka na story sa magandang gabi bayan na parang hindi ka pinatulog or hanggang ngayon naalala mo, Basta parang meron silang isang scene doon. Hindi ko na matandaan kung anong story yun. Meron silang isang scene sa bahay, natutulog yung lalaki sa kama. Tapos pagising niya, may malaking ulo ng lalaki din. Ulo lang ah, may malaking ulo doon sa taas ng paanan niya. Tapos parang nagsasalita. Yun yung isa. Tapos yung isa yung parang, boring lang, pero parang lagi ko na-imagine. Basta parang nakita niya yung walis tambo na nalutang sa may refrigerator nila. Tapos parang kumakumpas-kumpas ng ganun. Tapos simula nung napanood ko yun, lagi ko na-imagine yung refrigerator namin na may walis tambo sa gilid na kumukumpas-kumpas din. Mga ganun. Ganun lang. Hindi talaga ako, ang dami kasi nakakatakot sa magandang gabi bayan. Even yung, di ba, even si kabayan mismo, yung pagtayo niya sa, di ba, may usok-usok pa. Tapos kagubatan. Hindi naging production. Oo, hindi naging yung production. Tapos yung lighting pa doon, parang nakakatakot. Oo. Te, ako, ang pinaka parang hanggang ngayon natatakot ako, yun yung parang hindi siya mawala sa isip ko na horror na. Hindi ko alam kung magandang gabi bayan to. Di ba, yun ay kinakwento ng mga experience ng mga tunay na tao, di ba? Parang tawag dito, parang ano sila, family. Tapos parang namatay ata yung nanay. Tapos, di nailibing na. Parang ang cause of death yata ay hindi na nagising ganyan, di nailibing na. Parang kailangan daw bumalik, kukunin para palitan yung, ayun ang naalala ko talaga, parang babalik sila sa sementeryo at papalitan din na ng damit. Pagbukas nung kabao, basag yung salamin. Tapos parang, yung patay, nagsa-struggle na buksan yung, pero matigas na. Gets mo, putang ina, natatakot ako ngayon. Ganun. Hindi ko yung makalimutan. Sobrang, lagi siyang, ilang araw ako, hindi ako nakatulog na may story na ganun na, hindi pa pala siya patay talaga. Gets mo? Naanaparod mo yun? O, ako lang yun, invento ko. Oo. Hindi ko maalala. O, parang bata. Bata pa tayo, as in, story. Hindi kasi, parang visual kasi ako na tao. Diba? Parang yun lang yung mga, yun talagang scene yung naaalala ko. Meron pa rin isa dyan sa magandang gabi bayan, yung parang nalutang na kabaaw. Oo, may mga ganun thing. Parang nauso. Parang may isang probinsya, parang lagi sila nauso. May isang probinsya na parang laging may hinahabol sila ng nalutang na kabaaw. Tsaka yung naglalakad na Santo Niño. Te,
Pero so, alam mo ngayon, pag napanood mo yan, nakakatawa na lang. Sa simbahan, mo. Wala yung Santo Niño. Eh? Depende. Meron pa rin iba. O pag parang isang gabi na wala si Santo Niño dun sa simbahan, mm-hmm. sabi nila naglalakad-lakad, nag-strolling-strolling si oh. Santo Niño. Gusto mo yan, kumatok si Santo Niño sa bahay niya. Di na ako nanini... Ayun, te. Yun nga. Nung bata ako, mas takot ako. Ngayon, di na ako masyadong nagpapaniwala. Ay, parang nakakatawa na lang yung mga story for me. Ikaw ba? Ako kasi, ako, naniniwala kasi ako na meron. Kasi may mga experiences din ako talaga na hindi ko alam kung malikmata ba siya o totoo siyang nangyari. Tapos parang may mga friends din ako talaga na nakakakita. Ganun. High school pa lang. May mga ganun na mga kaibigan. Yung tapos yung college, lang, diba? Sa UPLB. Oo. Yung sinasabi ko lang na parang natatawa na lang ako. Kunyari yung mga sumasayaw na Santo Niño, yung mga lumuha na rebulto. Parang yun yung hindi na ako naniniwala doon. Parang hindi ako kinikilabutan doon sa mga ganun stories. Saka may ano, yes, imahe so, ng ganyan. May hirap kasi siyang ano. May imahe ng ganito. Hindi rin kasi, na, ang problema kasi may mga ano, hindi natin siya ma-explain na mga bagay. Mm-mm. Agad-agad. Parang gano'n. Possible nangyari, pero we can't hindi mo ma-explain. Oo. Pero yun yung parang kanya-kanya ako ay ridiculous na lang for me. Ako lang naman yun, na parang minsan halata naman na isinasayaw-sayaw. Mga gano'n. Basta yung mga gano'n. May mga gano'n, diba? Actually, yun sa ano, diba sa Jessica Soho, parang lagi silang may mga ganyan. Tapos dinedebunk. Pero parang at the end of... Oh, at the end naman, nadedebunk. Kasi nga, yung pala may nagbabato lang na ano. Meron ako, ano lately, parang, ano ba yung napanood ko lately? May napanood ako lately, parang nagbibigay ng panty ata. Yun, parang, nangunguha ng panty. Tapos parang pusa ata yung may kasalanan. Oh, hindi ko alam. Hindi, parang pinag, meron siyang, may mga delata na delata na lang sa tapat ng bahay nila. Ganun. Nangunguha ng panty. Meron din ganyan. Alam ko dami yun. Dami kasi, sorry. May mga... Nangunguha ng panty. Pag mga ganun, tatawa. Te, ikaw, ano yung pinaka-ano mo, kinakatakutan mo noon? Pag yung mga, ano ba, parang mga creatures, like tikbala, mga ganun, or yung mga white lady, or yung mga bagay na gumagalaw-galaw. Ano yung scariest for you? Scariest. Hindi ko naman kailangan na experience, no? Oo, yung na mga napapanood mo. Zombie? Natatakot ko ba sa zombie? Mga ganun. Hindi. Mas takot talaga ako sa mga ano, white lady. Ako mga nalutang-lutang. Ako yung mga ano, napaparamdam. Nila. Tapos parang, oo, saka yung mga tipong parang, di ba sila yung parang, yung mga pag napapanood mo sa ano, napapanood mo sa TV, parang, out of nowhere, lalabas sila, tapos lalapit ko pa sa kanila, tatanungin mo sila. Pagtanong mo sa kanila, bigla silang lilingon na gano'n, na yung duguan na yung mukha. Di ba? Gano'n sila. Tapos parang nakatingin lang sila sa'yo. Tapos mapapadasal, gagayahin nila. Di ba? May mga gano'n yung, kung oh, Hail Mary ka, bigla din sila mag-Hail Mary. Oo. Oh, oh. Gano'n. Sa movies, mga, te, ano yung... Ayaw ko rin ang mga sanib. Ah, sanib, te, o yun din. Yun nga. Sanib. Tatanong ko kasi sa'yo, yung sa movies, ano yung parang hindi nagpatulog sa'yo ng matagal? Tanungin mo din ako kasi may sagot ako. Wala. Hindi kasi, di ba, hindi nga ako matatakotin sa mga movies. Parang ano ako, te. Pero pinakagusto kong movie, ano, Coming Soon. Ayun, oo. Yung pinanood nyo no college. Sa ano? Oo. Sa sinihan. Walter Mart. Walter Mart Kalamba. Ikaw, sige. Ano yung pinaka? Salamat sa pagtanong. Matatakotin dito. Ako yung host, eh, hindi mo ko tinatanong. Tiyos, hindi. Ikaw matatakotin dito eh. Hindi, ako yung, ma-share ko lang mga ka-justers. Nung high school, di ano nga, parang hindi kasi nga ako nanonood. Tapos parang napilitan yata akong manood nung high school dahil may pa-film showing. Ito yung ano, Exorcism of Emily Rose. Halloween din kasi. Oo. Yung parang every 3 a.m. may nangyayari. Kasi before, nung high school, naalala ko, te, pag magre-review ako pag may exam, gigising ako ng 3 a.m. Kasi parang may nagsabi sa akin na mas maaalala mo daw yung mga pinag-aralan ano mo. Putangina mo. Ayop! Mas maaalala mo daw. Parang something. Tangi. May parang sign ng background. Eh, yun. Siyang yun. Hindi kakaiba nga yung background mo eh.
Parang umingiti yung ano, pumpkin. Huwag ka nga magulo. Ito, top dinang. Edi, ito. Parang every 3 a.m. ako gumigising. Tayo, after ko mapanood yung Exorcism of Emily Rose, ay, ano, parang 5 a.m. na lang ako gumigising pag mag-aaral kasi natatakot na ako. Mas natatakot ako dun sa alam kong true to life yon na mga movies. Yon, gets mo? Saka ang dami kasing ano, di ba? Ang dami sumapi din kay Emily Rose. Pero, oh, shit, kinikilabutan na ako na alala ko na naman. Okay. Kasi parang, oh. Sabi nga nila, di ba? Parang, yung mga sinasaniban, sila yung medyo mahina yung faith or may mga pinagdadaanan. Oh. Naniniwala ka sa sanib, te? Oo naman. Kasi parang may kapitbahay kami na ganun dati, na sandiban siya. Parang mga hapon yung sumanib sa kanya. Ewan ko kung totoo or nagutom lang siya. Di ba, minsan may mga ganun na ano, hindi, ano, nalipasan lang yan ng gutom. Di ba? Eh, so yun yung elementary, yung may nasasaniban na ako. Ini-invalidate yung sanib kasi nga nalipasan lang ng gutom. Hindi naman natin alam kasi, di ba? Oo, tay, pero yun nga, no, elementary. Pero kasi nakita talaga namin yung kapitbahay namin. Ah, talaga? Parang hindi namin sa kapitbahay nalaga. Parang katulong siya nung kapitbahay na. Oh. Tapos nangibisik talaga yung mata niya. Tapos sobrang power. Hindi acting. Oo, sobrang lakas niya. Kasi sobrang lakas niya talaga. As in, kasi feeling ko kung acting naman, parang para saan ka? Ba't ka acting ng gano'n? Nasasaktan ka na eh. Naglulupagi ka dyan sa ano. Okay. Diba? Pero sabi nila, wag daw pag-uusapan yung mga gano'n. Ay, ayoko kasi na pala. Pag pinag-uusapan, mas na... na-activate? Mas na-attract yun. Teka, natatakot na ako. Oo. Na-attract daw natin yun. Hindi pa. Then, gusto ko lang i-share tayo. Parang nung elementary, ang daming mga nagsasaniban. Hindi ko lang sure kasi kung totoo. Pero feeling ko... Minsan halata mo kasi minsan nag-iinarte lang. Charot. Ang daming gano'n ng mga kwento-kwento. Pero hindi mo rin masabi kasi di ba minsan yung mga school, ano, doon tinayo yung mga... Minsan may history pala talaga yung school. Lahat ng school lagi na lang dating sementeryo. Yung Star Mall, te. Nakanood ka na ng sine sa Star Mall? Sa lasa libit ng kwento namin. Ako pa ba? And may na-feel ka doon nung nanood ka doon? Well, alam mo, ang ganda manood ng sine sa Star Mall. Ako din nakapanood na doon. Kasi maganda na yung sine nila doon ngayon. Sobrang lamig ng aircon. Pero wala ako na-feel na ano. Kasi hindi ka naman yata nakaka-feel. Ako din eh. Parang alam mo kapag may entity eh. Hindi mo ba na-feel yun? Parang kunwari, sa isang lugar, parang na-feel mo may kakaiba. Hindi ko ma-feel. Kunwari, yung punta ko dyan sa bahay niyo dahil. Putang ina mo. Ayun ka. Diba, nasa dulo kasi kayo. Anong bahay? Dustin, sasapakon diba? Kita. Wag diba, na ako. Nasa dulo kayo. Tapos, paglabas mo dyan sa bahay niyo, medyo... dine-develop pa, may mga damo-damo. Kaya mo, marami na kami yung kapitbahay. Pero huwag kang pupunta masyado sa likod nyo. Wala kaming likod na pagawa ng kusina. Kaya nga, huwag kang pupunta doon. Ayun nga, huwag kang mag-stay doon masyado. Sunga ka. Teh, ito na, huwag mo na akong takutin. Tanga-tanga naman eh. Sige, ito na mag-isa tayo. Mag-isa ka lang ba dyan sa kwarto? Hindi, nandito yung mga sige, aso. Tumatawa. Saka si Jiang-Jiang. Huwag ka nga. Sino tumatawa? May tumatawa. Kaya ang aga-aga, tanghalian tapat mga jasters, hindi ako natatakot. Ito, Dustin, sige, tapos na tayo dun sa mga pinaka-naka. Yung mga horror-horror na palabas na na-experience natin ng bata tayo. Hmm. Ikaw mismo, te, meron ka bang first-hand experience na parang yun na nakakatakot na may nagparamdam sa'yo, ganyan? First-hand. Kung wala, wag na natin pag-usapan. Just ang pinaka... alis na ba tayo? Tapusin na ba natin tong vlog mo? Ano ba na podcast mo? And then, meron kasi sa UPLD, yun siguro yung pinaka-memorable, isa sa pinaka-memorable, marami kasi ako na-experience sa UPLD na katatakotan. Ewan ko, kasi siguro, di ba yung place din naman talaga, medyo, though it's a happy place for us, pero di ba, alam naman natin yung history nung school or nung ano, ng university.
Tapos parang ang dami rin, iba-iba tayo ng tao doon. Mm-hmm. Nung first year kasi ako, mahilig akong, I mean, takot ako ma-late. Takot naman talaga ako ma-late ever since. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, maaga akong pumunta sa ano, Baker Hall. Oh. PE class ko yun. 7 a.m. ata yung PE. Basta para maaga ako. Mm-hmm. Tapos, pag-akit ko sa second floor, di ba? Ang second floor ng Baker Hall, kung tanda mo, parang ano lang siya, kahoy-kahoy, di ba? Yes, oo. Oh. Tapos, wala pang tao. Ako lang mag-isa. Meron pa atang isa doon. Nakaupo lang siya sa bench. May mga maliliit na bench doon, di ba? Yung mga stairs. Ay, mga stairs. Mga chairs. Mm. So, nandun siya. Tapos, sobrang weird. Wala pang tao. Tapos, parang nung nag-aantay ako, kasi napaaga kasi talaga ako, na nag-aantay ako, ramdam mo na may nagmamarcha. T.O.A. Sobrang daming pa... Promise, te. Promise. Sobrang daming nagmamarcha dun sa second floor. Ah. Ramdam na ramdam ko. Tapos, yung una, pinapakaramdaman ko kung ako lang ba. Tapos, napatingin ako dun sa isa pang nakaupo. Nagkatinginan lang kami kasi feeling ko, gets niya na, tangina, bakit may nagmamarcha? Tapos, tumitingin ako sa baligid, wala namang ibang tao. And then, ang ginawa ko na lang, bumaba na lang ako. Nakakatakot. Baka naman lindol, pero kasi weird day. Eh. Alam mo naman yung yabag ng nagmamarcha, di ba? As in, ramdam yung rhythm nila. Parang, ang dami. ROTC. Natatakot ako. Kasi di ba yung Baker Hall? Isa yun sa pinaka nakakatakot kong ano experiences. Sa LB. Oo. Kasi yung Baker Hall mismo nga, di ba parang ano yun? Ang daming... Yung Baker Hall, ano? Ang dami daw itong naganap noong war. Char, hindi ko alam kung ano specific. Pero parang dating quarters ng mga World sundalo. Oo. Japanese something siya eh. Oo. UP, ano to ha? Baker Hall sa UPL. May mga kwento pa nga sila, di ba? Yung, oo. Di ba may mga kwento pa sila yung pinakailalim? Yung basement. Wala ka punta ka ba sa basement at Baker Hall? Hindi te. Hindi naman para. Ayun. Parang nakakatakot din. Tinry kong pumunta dun, pero parang pababa pa lang ako. Tumitindig na yung balahibo ko. So, nakakatakot doon. Hindi mo nga kaya mag-CR doon eh, pag may PE. Nakakatakot. Nakakatakot talaga doon. Isa pa siguro sa... Ah, isa sa hindi ko din malilimutan yung... Ano, alam mo yung Gonza, di ba? Oh, Gonza. Yung sa tapat ng mass building. Saint Therese. Oo, sa Saint Therese. Tabi ng Saint Therese yun eh. Mm. Eh, di ba? Doon lagi sila Zeus. Doon yung apartment ni Zeus before. Yung mga orgmates so, natin. So, parang one time, nakitulog ako kay... Oo. One time, nakitulog ako kay na Zeus. Mm. Yung mga ano yun. Hindi ko, ano na yun eh, parang sem break. Mm. Tapos, o pa sem break. Tapos, hindi sa kutsyon na, doon na kami sa salas nila, tapos sa kutsyon. Tapos, siguro na alimpungatan ako. Mga, hindi ko alam kung anong oras. Mga, siguro around, magti-3 yun, magti-3 a.m. Mm. Alimpungatan ako. Oh. So, naalimpungatan ako. Ramdam na ramdam ko, kasi dalawang kutsyon, sa kabilang kutsyon si Zeus. Ramdam na ramdam ko sa paligid ko. Hindi ako bumulat ah. Mm. Ramdam na ramdam sa paligid ko na may naglalakad. Mm. May naglalakad sa paligid mo. Hindi ka nagmulat? Sabi ko kay Zeus. Hindi ako nagmulat. Kasi parang may kakaiba. Sabi ko, Zeus, ano? May naglalakad. Pero nakapikit ka. Parang may multo. Sabi ni Zeus sa akin. Sabi lang ni Zeus sa akin. Oo, sabi lang, just wala yan. Tapos, edi ako, umusog lang ako ng konti. Tapos, dumilat ako. Pagdilat ko, te. Putang ina. December, nakahiga ka. Pagdilat ko, yung parte ng kama na nakikita ko, lumulubog. Nakalubog siya. Parang may nakatayo. Tapos, lumulubog siya, pababa. Pababa siya. Tapos nung na-feel ko na nasa baba na siya, tinaas ko yung ano, parang binaluktot ko na yung paa ko. Te, alam mo ko anong ginawa niya? Alam mo ko anong ginawa, te? Ano? Te, inangat niya yung ilalim ng kama. Inangat niya yung ilalim ng kama. Medyo tinaas niya ng konti yung ilalim ng kama. Te, ako ay todo baluktot. Puti! As in, talaga yung, te, totoo, promise. Tapos pikit na lang talaga ako. Tapos parang sabi ko, sorry po. As in, takot na takot ako dun sa... Hindi ko yung malilimutan.
isa yung sa pinaka, parang yun talaga yung, wala akong nakita ha, wala akong nakita. Pero naramdaman. Kita ko lang na yung lumulubog yung, lumulubog yung kama, may nag-angat ng kama. Pero yun, ganun lang. Eh, sobrang nakakatakot kasi yung Gonza, di ba? Maraming yung tabi horror pa ng Gonza stories yun. Oo. Tabi pa ng Gonza yung ano, ano nga yun? Yung parang columbar yung batawag doon. Yung, basta yung parang, doon nilipi yung mga babies na na-abort. Oo, tayo. Sabi nga nila, may mga time daw na naririnig sila mga tumatawa-tawa na bata. Te, may isa ka pang kwento. May iyak na babies. May isa, te, may isa ka pang kwento. Yung nasa forestry kayo. Tapos, hinawakan. May kasama ka na nakakakita. E, kwento mo. Naalala mo na? Oo, katanda ko na. Si Trina. Or mate din natin yun, si Trina. Parang dinala namin si TJ sa infirmary. Ako, si Trina. Si Zeus kasama rin ata namin. O si Sir, parang ganun. Dila namin si TJ sa infirmary. May TJ, orgmate namin itong mga to, mga ka-justers. May org kasi kami sa PLB. Kamu nang bendit ng banggit, basta na lang pangalan. Oo. May ibang nakikinig. Kwentuhan na kwentuhan lang. Kwento-kwentuhan. May orgmate, yung orgmate natin, dinala natin sa ano. Dinala namin sa ano. Sorry naman. Kwentuhan-kwentuhan lang. Dinala namin sa, baka magalit sila, binanggit yung pangalan nila, hindi naman siguro. Dinala namin siya sa infirmary. Tapos kasi nga may lang. Tapos, hindi nung pababa na kami. Parang sabi ng sis nga natin, na parang si Trina nga, na sabi niya, ano, niwala ka ba na kapag hinawakan ka nung may third eye, makikita mo rin yung nakikita niya? Parang that time, may nakikita ata siya dun sa may taas pabundok ng infirmary. Tapos tiray niya akong hawakan. Tapos yung pagkahawak niya sa akin, eh, nakita ko yung may nakita akong figure ng lalaki doon sa may bundok ng infirmary. Medyo maliwanag siya. Tapos parang figure lang. Tayo yung balahibo ko at napaatras talaga ako ng konti. Pagkabitaw niya sa'yo, nawala na. Hindi ko na tiningnan eh. Hindi ko na binalikan ulit ng tingin. Kasi kitang-kita mo talaga yung ano, figure ng tao. As in, pero walang kita, mukha. Ako, kitang-kita ko, hindi ko nakita yung mukha. Pero figure lang, parang alam mo yung nakikita mo sa mga magandang gabi bayan na mga multo-multo. Ano, ay, parang naliwa. Kaya yung mga naliwanag, yung maliliwanag lang, pero wala kang makita. Ganun. Si Trina, siya yung, siguro dapat siya nga yung in-interview mo dito. Kaya maraming ghost experience. Si Trina kasi may third eye. Si Zami din ata may third eye. Mga argmates namin yung... Hello po sa UP ads. Minsan kasi ito rin yung mga ano, eh, masayang pagkwentuhan sa org. Oo, no? Kahit nagkukwentuhan lang, pag nakatakutan na. Ako medyo KJ dyan at ako nga induwag. Pero ngayon, carry na naman. Hindi na ako masyadong takot. Kaya ako wala naman akong ganyang first hand. Parang, yung mga, ano lang, malikmata. Oo, parang ang pinaka-earlier talagang naalala ko nung medyo bata ako, nung high school, namatay yung lolo ko. Tapos, edi, ano? Dinalo mo na ba yung lolo mo ngayon? Nadalo ko na nung umuwi ako ng Samar. Sa Samar yun. Doon sa bahay namin dati. Kaya parang may, ano mo yun, may namalikmata ako, may dumaan na may, naalala ko kasi na t-shirt niya lagi, blue na stripes. Tapos parang may dumaan na ganun. Alam mo yung, baka ini-imagine ko lang kasi deads yung lolo ko noon. Hindi ko alam kung yun. Talaga. Tapos ang pinaka lagi kong thing na experience na nakakatakot, yung alam mo yung sleep paralysis. Lately ko lang nalaman na sleep paralysis ko yung tawag doon na pag ditulog ka. Tapos, ang panaginip mo ay nandun ka din natulog, pero hindi ka makagalaw. Hindi ko alam kung panaginip ba yon o yun talaga yung nangyayari. Kasi pag nagising ka, parang wala naman. Ang dami kong ganun. Paralysis. Oo, nung bata, lalo na nung high school, nung ang kataho ko, nung kain ako ng kain, naalala ko, parang nag-dinner na ako. Ito yung, hindi ko rin to makalimutan kasi takot. Ito yung parang first time ko ma-experience ng sleep paralysis. E di ano, natulog. Ay,
nag-dinner na kami, kumain na ng kanin, ulam. Tapos, may nagdala ng Jollibee hamburger. Tapos, madami. Tapos, nakakain ako ng dalawa. Kumain pa ako, dalawa. Eh, di busog na busog si tanga. Di busog na busog si tanga. Tapos, may patay sa amin, doon sa barangay namin, na matanda, na babaeng maliit lang. Tapos, tulog na ako. Nung medyo di tulog na, ako biglang di ko maramdaman, hindi ako makagalaw. Tapos nakahiga lang ako. Panaginip ata yun. Sa panaginip na, nandun din ako mismo sa kama ko, tapos hindi ako makagalaw. Tapos din yung pagmulat ko, parang may nakaganon sa akin, na may hawak-hawak yung kamay ko. Tapos hindi ako din makagalaw. Pero alam mo yung, walang muka, hindi ko nakita yung muka, pero parang yung yung kapitbahay namin. After na, hindi na ako kain ng dalawang burger bago matulog. Nakaganon siya sa akin. Baka ini-imagine ko lang kasi nga may patay yun sa amin. Natatakot tuloy ako ngayon. Sumalangit na hunawa yung kapitbahay. Posible. Pero posible rin kasi mangyari naman talaga yun. Baka may ginawa ka sa kanya. Hindi ko ngayon ka-close. Tapos ayun, lagi... Sinatanggi mo pa siya ngayon. Sorry, even tayo. Tapos tayo, yung high school lagi akong ganun. Kasi yung high school... Bisitahin ka niya. Ang magulo. Yung high school kasi yung antakaw ko, feeling ko pag minsan napapadami ako ng kain, lagi ako nasa sleep paralysis. Yung pinipilit mong gumalaw. Pero yung mga next experience ko ng sleep paralysis, wala namang mga tao na. Parang ako na lang na hindi ako makagalaw, pinipilit ko yung sarili kong gumalaw. Kailangan may gumalaw sa akin na kahit kamay, ganyan. Tapos magigising na ako. Yun lang yung mga experience. Yung sleep paralysis, parang normal kasi yung sleep paralysis eh. Pero tanda ako, nung nasa Belmore ako, dalawang beses Belmore din ako ng sleep paralysis. Yung dorm mo nung high. Belmore, yung dorm. Yung nasa dorm ko sa nung college. Baka nalilito na yung mga listeners. Sabi, yung mga lugar na to? Kaya nga, si Dustin, may ibang mga listeners na hindi yung UBLB, ha? Yung dorm ko ng college, yun nga. Tapos parang yung mga... May mga dormmates din ako na parang naka-experience din sila ng sleep paralysis sa dorm. Kasi nung merong one time, edi parang kakahiga ko lang. Ganyan din, parang kakahiga ko lang, kakapikit ko lang. Pagpikit na pagpikit ko, yung panaginip ko, yun din. Kakahiga ko lang, kakapikit ko. After three seconds, may lumabas na itim na anino sa panaginip ko. At sinakal niya lang ako. Sinasakal niya ako. Tapos yung isang beses na nangyari yun sa akin, parang hirap-hirap na akong kumilos. So, nung siyempre struggle, diba? Struggle yun na kailangan kumilos. Nung nakagalaw na ako, kasi pag dilat ng mata ko, tagtingin ko dun sa pintuan namin, dun sa dorm. Diba, gabi yun, madilim. Tapos may liwanag lang. Pero may figure ng tao na lalaki. May anino. Tapos parang, di ko alam kung namalikmata lang ako. Gising na ako. Namalikmata lang ako. Tapos kitang-kita ko siya. Nakatingin lang ako sa kanya. Tapos, nilakasan ko yung loob ko. Binuksan ko yung ilaw. Hindi ko na pinatay. Tapos parang, kinonsult ko yun sa mga orgmates din natin. Sabi nung isa nating sis, sabi na, naku, maglinis ka ng kwarto. Baka, bilang ako to, madumi yung kwarto ko. Bilang ikaw nga yan. Kasi daw, malaking possibility na may elemento ako na ipit sa corner or sa nung kwarto. So ako, pinag-aalis ko yung mga nasa corner, tapos nilinis ko talaga ng maigi. Yun, after na hindi na ako binabang. Alam mo, dati ako din, hindi ako nakakatulog ng hindi bukas, hindi bukas ang ilaw. Nung medyo tumanda na rin ako nun hanggang mga college, dapat bukas yung ilaw. Hindi ako nakakatulog kasi nga matatakotin ako. Pero wala pa naman nga akong experience na. Duwag, as a duwag. Hindi na kita nakita. At nawawala ako. Baka... Ayan nga, nawala ako. Baka nang-horror ka. Nang-horror ako ng Zoom. Baka mga ganun. Tapos, buti naman, naglinis ka. Ng kwarto. Oo, naglinis talaga ako. Iba yung kaba ko nun. Kasi nga, parang consecutive days. Hindi ako, parang madalas. Kasi iba na yung nararamdaman ko.
Yun. Ayoko rin talaga kasi ng mga ganun. Parang ayoko ng mga... Takot din ako sa mga kabaong pala. Di, ako din. Well, out of nowhere, naalala ko. Kaya dati, nung bata ako... Di ba yan? Papunta ng UPLB na yan? Oo. Oh, may sige, kaba. Muna. Oh, sige, ako muna nung bata ako. Pag pumunta kami ng Tanawan, Batangas, kasi namamalengke doon si na mama nung bata. Pagdadaan kami nung mga may kabaong, tinagaganyan ako. Nagtatakip ako nung peripheral ko. Kasi ayokong makita. Same. Tapos hindi din ako dati sumisilip sa sa kabaong. Ngayon na lang. Oo. Ako medyo din. Medyo matapang-tapang na. Kaya sa akin dati, nung college, struggle sa akin yung pauwi ng UPLB. Bakit? Kasi diba, bago ka pumunta, funeraria. Ah, bago ka diba, sa may crossing? Kasi ako hanggang mga second year or third year college, hirap, takot na takot ako sa kabaong. Ah, hindi naman. Yung sa may anos, banda. Oo. Pagkaalam ko na sa may anos na, pag ginagawa ko na yan, nakutulog-tulugan na ako. Ganyan. Tapos, punyeta, di ba, parang tulog-tulugan ka, pagdilat mo, traffic pala. Pag minsan, yun, pagdilat mo, shit, tapat na tapat yung funeraria. As in, nakakatakot. Tapos, mapapanaginipan ko kasi yung mga kabaong. Ganyan, takot ko. Tapos, natry ko rin yung sumilip ako sa kabaong. Ang problema ko, pag sumisilip ako dati, pag pumipikit ako, yun lang yung nakikita ko. Diba, isip yung pagpikit. Hanggang ngayon, ganyan. Kabaong. Ako dati, ganyan, nung bata ako. Ngayon, hindi na. Parang, sabi naman kasi nila, mas maigi daw na silipin. Para hindi, kapag hindi mo sinilip, mas aanuhin ka. May narinig ka ba? Parang after ko yun marinig. Oo, pag ganyan. Nasilip na ako. Nang silip lang, hindi tapos. Hindi mo silipin, ikaw daw yung sisilipin. Putang ina, hindi na mo. Okay. Parang after nun, naging akong sumisilip. Yung mga hindi mo sinilip, hindi mo sinilip nung bata ka, sisilip siya dyan sa bahay. Hindi naman nila ako maaalala. Hindi naman para. Ay, dyan sa bintana na yun. In fairness nga dito, sige, takotin mo ako, Tek. Huwag mo silang sina-challenge ng gantong panahon. Bilang hindi pa, di rin tayo makadalaw ngayon, no? Kasi nga ay pandemic, bawal sa mga sementeryo. Wag na po, dadalaw po kami dyan. Na... Ikaw na lang. Ikaw na lang ang dadalawin nila. Gusto mga one-on-one daw kay mamaya sa CR nyo. Dustin, ikaw, hindi na ako natutuwa. Joke. Ay, naalala mo yung mga kwento nung bata? Yung mga Bloody Mary? Eh, oo. Natry mo ba yun? Tinry mo ba yun? Hindi. Takot ako yung bata eh. Ako hindi. Yung, di ba, yung pupunta ka sa salamin ng alas 2. Ba't ko naman yung susubukan? Ba't di mo itry? Bloody Mary. Bakit hindi mo i-try? I mean, for your vlog. Hindi diba? Naman para, te. Try mo, te. Yung uwi dyan, te. Yung biglang gagalaw yung mga baso. Te. Anong uwi dyan? Uwi dyan kasi, te. Ano ba? Uwi dyan board lang. Ano sabi ko? Uwi dyan. Hindi ko uwi. Uwi dyan. Sabi mo, ay uwi dyan. Uwi dyan lang. Walang O. Kasi ba't ba nilagyan ng O? Hindi naman papalababasahin. Hysteric. Alam ko, Ouija lang. Ouija talaga. Hindi ko na-try. Hindi, tinry-try namin yun yung mga Spirit of the Ballpen. Naranasan mo yung Spirit of the Ballpen? Parang naalala ko. May mga ganun ng memory. Oo, sa'yo yung high school Spirit of the Ballpen. Ouija. The feeling ko ngayon na-try mga elementary, nag-aarte-artehan lang kapag mga... nakakakita. Oo. Pero, tingin mo. Hindi, meron ko, ewan ko, hindi ko alam, meron akong classmate nung high school. Oo. May, sa school kasi namin, sa second floor ata kami ng third floor, parang may veranda. So, sa veranda, minsan din kami nagpa-practice. Social day veranda. Private school. Sorry, kami public. Kaya uso ang sapian sa public. May veranda. may veranda. Tapos, siyempre, mga bata pa, takbo-takbuhan mo na laro-laro bago mag-practice. Kaya isang beses, pagtakbo ng isa kong classmate, pagbalik niya sa veranda, nagagalit siya. Sinasabi niya yung classmate ko na, uy, wag ka dyan. Sabi niya, wag ka dyan. Tapos, umiiyak na siya. Eh, umiiyak siya. Tapos yung pala, bumalik kami ng classroom, sabi niya, yung classmate daw namin ay niyayakap ng black lady. Tapos nakatingin daw sa kanya yung black lady. Sa true kaya? Hindi, syempre, hindi ko alam. Pero kasi siya, parang bata pa lang. Parang
kinukwento niya sa amin na may third eye siya. Eh, yung mga... Yung lola niya. Lola niya ata. Yung mga imaginary. Natatakot ka dun. Natatakot ako pag may mga batang sobrang bata. Tapos may mga imaginary keme. Like, nakita mm-hmm. daw yung ganitong ano. Meron mas nakakatakot nga pang batang as in yung wala pang isip. Kasi parang hindi naman para mag-invento sila. Meron. Oo. Or baka kasi, pwede kasi wala silang makalaro. Parang ganun. Yung kapitbahay namin, yung bata siya, walang kwento. Puro kapitbahay. Parang 5 or 6 years old siya. Lagi siya nandun sa may, oo, lagi siya nandun sa may likuran namin. Yung likuran kasi ng bahay namin, hindi naman sa likod, parang ibang lote na ha. Yung bakanteng lote sa may likod ng bahay. Lagi siya nandun, magtawag namin kubo. Tapos parang lagi siya may kalaro, may kausap. Pero siya lang nandun na. Oh. Tapos yung bahay nila, isang beses, parang nagising sila. Te. Parang may kumakaladkad na kadena. Tapos pagkita ng isa sa kanila, te, may parang paa na may kadena. Malaking paa daw, tapos may nakakadena. Diba parang, ewan ko kung totoo. Parang, pero malay mo, hindi naman natin masisisi sila. Tayo kami oh. na-experience it. So, ay, yung mga paranormal sa part expert. Science din daw yan eh, yung... Hindi ko alam. Pero part kasi, parang feeling ko naman acknowledge din naman ng Catholic Church, di ba? Tama ba? Acknowledge naman ng Catholic Church na may mga iba pang entity sa paligid natin na hindi lang naman human beings yung nandito sa Earth, di ba? Tama ba? Oo. Or ayoko baka mabash ako. Dahil... Pero di ba, hindi kasi nag-exercise sila, di ba? Oo. Ibig sabihin ko nga, may movie ngayon na ano, trending sa Korean na ano, yun nga, may mga pa, ano nga yun, yung kakapanood ko lang nito eh, nag-trending siya, Metamorphosis, na parang involve yung church dun sa pag, ano, exorcism. Oo. Te, ito, yung aswang, naniniwala ka. Ako yung marami ring stories na narinig sa aswang kasi sa Samar, sa probinsya, ang dami ni namamang stories about aswang. Naniniwala naman ako. Ako naniniwala ako. Mm-hmm. Kasi, wala lang. Saan mang gagal? Pero sa bagay, urban legend. Pero, feeling ko they exist. Yung mga ikaw nag-iiba ba? Ano yung mga kwento nyo? Mo? Parang eh, mama mo, may kwento ba na gano'n? Oo, may kwento sila na hindi ko na masyadong maalala iba. Parang ang naalala ko lang, di ba ang aswang ang tinatarget niya lagi yung mga ano, nanganganak, buntis. Parang ano daw, tik-tik yun. Tik-tik. Ano ba ang tik-tik at aswang? Parehas lang ba yun? Tik-tik-ik. Parang feeling ko general yung aswang. Oo. Sige. Ito yung parang... Tik-tik yung mga... Yung... Yung may haba dila. Nahaba yung dila. Oo. Ito, te, parang may pinapanganak ata sa kapitbahay nila. Di ba uso yung mga bahay dati? Yung may silong. Yung may ilalim na open. Tapos nandun yung mga pato, ganyan. Nung ano daw, parang may nanganganak. May ano, biglang nagkababoy doon sa ilalim. Nagkababoy ramon na itim. Kwento lang to ni na mama. May baboy na ramon itim. Tapos parang itinaboy nila. Parang nanggugulo doon sa panganganak. Tapos parang hinabol yata. Tapos te, edi may humabol ng itak. Parang pagkakita ay yung parang nung naabutan, biglang naging yung kapitbahay nila nung nakahubo. Gets mo? Parang... Totoo? Oh, ang dami nilang ganyang kwento sa bukid. Lalaki, te. So, feeling ko sa mga probinsya yung maraming kwento ng aswang. Totoo, yung mga nagtatransform. Oh, tapos parang meron silang mga kwento. May ganyan din kwento, di ba? Yung mga aso. Oo. Yung mga aso na uhuli sa mga barangay. Aso ba? Tapos parang pagka umaga doon nagiging. Oo, normally. Ah, dito sa Laguna, parang aso. Tapos parang meron na silang mga ano na, ah, itong kapitbahay na to, aswang yan, ng pamilya na yan. Mga ganun. Totoo. Hindi rin natin alam. Pero kasi, no? Kung oo, may hirap din naman. Kung totoo o hindi. Pero lang naman nakakaalam kung ano, nag-exist. Wow. Pero, oo nga. Pero te, kunyari, kasi yung aswang sa movies, pati sa movies na Filipino, meron na din ng mga aswang. Parang may kamay sa likod. Putang ina! Dustin! Oo nga, parang may gumano na kamay. Eh, hey, charot. Oh, ito na, sa movies. O, nandiyan si Jang Jang sa likod mo. Oo, oh, nandito. May representation na. Seryosohan, te. Huwag na, nananakot pa eh. May representation. Kunyari, di ba sa Pilipinas? Bakit ganon? Walang parang version ng aswang sa US.
Gets mo? Parang dito lang sa Pilipinas. Ano lang, dito lang yung aswang, yung tik. Nagigets mo yung point ko? Parang sa iba-iba bang bansa, wala, iba-iba ay, ang mga makeupre ba? Makeupre ba sa US or Giants? Feeling ko meron naman. Eh, baka hindi lang natin alam. Oo, mga ganun. Iba lang siguro yung tawag nila. Monster sa kanila. Monster. Monster? Feeling ko may mga ganun din. Feeling ko may mga ganun din silang mga urban legends. Oo, pero ang ala lang, ang galing lang na ang daming unique sa Pilipinas na urban legends, mga nuno sa punso. Wait, ano, dwarf pala sa US. Seven dwarfs. Werewolf, di ba? Baka ganun yung version. Ah, oo, yung werewolf, yun yung mga nagtatransform. Baka yun. Di ba? Teh, yung nuno sa punso, ah, ikaw ba hanggang ngayon kapag umiihi ka or jumejeps ka somewhere, tabi-tabi po? Oo, takot nun ba? Mama, palakihin yung ano ko masarap. Oo. Diba? Ang daming mga ano no yung mga diba? Superstitions. Mga, oh, na, may mga tayo. Time diba? Ayun ko, na experience mo ba yun na parang may mga time na sa kanila sinisisi yung pagkamatay ng ganito, ng ganyan kasi nga nagambalan daw sila gumante. Sa nuno. Alam mo may pinsan ako. Oo, shout out. Diba? Nung bata siya, parang dahil umihi daw siya sa nuno sa punso, parang naging yung katawan niya in half na paralyze. Shout out Kuya Art. Ngayon imagaling na naman siya. Mm-hmm. Pero naaalala ko nga nung bata ako noon, siya parang naano yung kalahati niyang katawan kasi umihi siya sa nuno na, sa punso. 'Di ba? Kaya yun. Pero malay mo naman may medical issue talaga. Na parang meron naman parang ganoon. Pero parang 'di ba minsan hindi naman naniniwala agad din. Nagpapaalbularyo, ganoon, nagtitingting sa kung ano. Especially sabi sa albularyo nga ganito, ganyan. Na-try mo na ba magpa-albularyo? Oo, te, meron ditong kapitbahay kami sa Barangay Uno na manghihilot. Tapos meron din noong bata ako, naalala ko, nagpatawas ako. Yung gugulong-gulongin sa katawan mo yung itlog. Tapos pag binuksan, may mga elemento siya nung makikuha. Saka yung may pinapatak-patak na kandila. Na-experience ko yun, te. Tapos albularyo ano din na mismo. Te, ano nakuha sa'yo? Parang meron daw, ano... Anong nakuha? Lagi namang gano'n. Nakakatawa. Pag hilot, laging may lamig. Meron kang lamig dito, mga ganyan. Basta may plastic na ginaganon-ganon sa likod mo, te. Para titignan kung may lamig ka. Alam niyo na mga kapitbahay ko sa Barangay Uno, merong manghihilot sa amin. Tapos, yung dati nagpaano ako, albularyo. May sakit din ata ako nung bata ako. Naalala ko yun. Parang may pinatapal-tapal naman sa iyo ng mga dahon-dahon. Faith healing. Tapos yung tawas, naalala ko naman. Faith healing. Oo. Aside dun sa ginulong-gulong na ano, na itlog-itlog sa katawan, tapos pag piniga ay may mga elemento siyang makikita. Yung ang pinapatak-patak na kandila na may nabuong tao-tao. Normal din. No? Ako hindi ko naman na-experience yung gano'n. O kasi probinsya kami. Dito sa Batangas, uso pa yun dati. Oo. Ang galing pala, ang saya ko na ngayon ko na-realize na na-experience ko yung mga gano'n na... Ngayon wala na yun. Minsan yung pagbukas ng itlog, di ba parang may mga kung ano na pang nasa loob ng itlog. Pero kung tingnan mo yung itlog ngayon na hindi mo naman iginulong-gulong sa iyo na walang dasal-dasal, ganyan din ang itsura niya. Binubuo talaga mga particles. Hindi, saka yung aran. Hindi, pero meron ako napapanood yung parang pagbukas niya may mga laman talaga yung itlog. Ewan ko kung paano nangyayari. Saka na pala yung mga faith healer dati. Hindi. Natanda yung faith healer dati sa mga magandang gabi bayan din ata. Yung kapag, yung parang walang opera. Pero parang gaganon-ganonin lang yung katawan. Tapos biglang dudugo na, di ba? So pagka may mga nakukuhang kutsara, tinidor. Tanda ko yun dati. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Pero ang galing. Promise. Uh-oh. Meron din akong ano dyan, kwento. Yung kapatid ko si Pong, siya in nabangga nung grade 6. Ako noon siguro mga grade 4 siya. Nabangga siya ng tricycle. Tapos, na-hospital siya. Pagkakita sa x-ray, parang may konting bali dun sa paa niya. Parang may konting bali dito. Tapos parang ang kailangan ay ipasemento. Teh, hindi nila pinasemento. Pumunta sila dun sa Carmona, Kanlubang. Ano mo ba yun? Yung... Basta meron daw sa doon na nagagamot ng mga bali-bali. Te, hindi na nasemento. Parang laging doon dinadala. Hinilot lang? Hinilot lang, te.
Doon lagi dinadala yung mga ganun, yung mga nabale, ganyan-ganyan. Nagagamot nung sino man yun. Naalala ko, te, dinala doon si Po. Oo. Parang ngayon hindi naman... Never, hindi ko naman na-experience. Oh, parang ngayon hindi naman na... Parang magaling naman na yata ngayon paa niya. Hindi naman niya naramdaman na may sakit. Ewan ko. Kaya ang tagal naman na. Oo, ano siguro yun? Naman gumaling na ng kusa yung... Oo, gumagaling ata ng kusa. Ang lately... Pero mahilig kang magbasa ng mga horror stories, hindi. Ako mahilig ako sa mga... Mahilig yung mga ano, yung may mga horror, comics. Pero, matatakotin din naman ako, pero hindi tulad mo, ikaw sa OA kayo. Medyo OA ako. Pero tayo ngayon, ang hilig ko na sa mga movies na ano, mind-blown na horror. Like, Midsommar. Napanood mo yun. Yung Us. Di ba horror pa rin yun? Yung Us. Parang hindi ko pa napanood yung Us. Yung mga ano sila, si Lupita Nyong'o na mayroon silang doppelganger. Panoorin nyo yun, mga Kajusters. Maganda rin yun. Parang nahilig ako sa mga ganun. Yung Get Out. Horror din yun eh. Yung horror daw din na kategory yun na horror thriller. Hindi ako natuwa sa Get Out. Ah, talaga. Same director yun ni Us. Pero yung Us tayo maganda. Mas maganda yung Us kaysa sa Get Out. Yung Get Out parang nakaka-mind freak. Panood ko yung Get Out. Yung Get Out eh lagi, pero 'di ba lagi siyang may parang ano sa black. Yung may 'di ba may ganun si basta yung director na 'yon, parang may ganun lagi, may ganung theme yung mga movies niya. Ngayon hindi na ako natatakot sa mga horror. Tayo ngayon nga ang parang kinaka-addican ko manood ng mga true crime. Wow. Dami na lang din na ano no na pagkwentuhan sa Netflix. Oo, yung mga totoo naman na talagang pinatay, patayan na ganun ng mga oh. Di ba yung mga pinatay yan, yung mga normally nagmumulto. Manakot ka pa. Naghihigan te. Oo, dati takot din ako diyan. Sa sindak si Barbara. Oo, te. Dati hindi ako nanonood ng mga ganyan, yung mga crime. Natatakot din ako. Oo. Kasi ang naalala, alam mo yung ano nga yun te yung movie na mga crime din na fini-feature. Tapos ang naalala ko is si Claudine E. Tinapon. Ayun, Calvento Files. Natatakot ako dyan dati. Sa balon. Parang takot ako. Yung iba, ewan ko kung diba, parang yung iba may mga sinasabi sila na nasosolve yung crime kasi nga nagpaparamdam yung bangkay. Diba? Diba napanaginip? Meron ako na, di ko matandaan kung sinong artista ba yun. Or basta parang ganun. Parang napanaginipan ata siya na nakasemento sa isang drum. Tapos pagbukas nandun nga yung bangkay. Sa isang nakatagpuan ng bangkay nila. Hindi kinabutan ako. Kasi, oo. May napalo din ako sa investigador nito lang no isang linggo. Parang nawawala din yung isang may nawawala. Tapos may nakapanaginip din na basa, humihingi ng tulong. Basa yung lalaki, yeah. Ganun. Tapos natagpuan din siya sa balon. Nakakatawa. Oo. Grabe sa mo. Meron ko nabasa ko lang yun parang, or napanood ko. Basta parang nurse siya, tapos parang binibilang niya yung cadaver. Ah, hindi pala. Napakinggan ko ata kinagegeto sa kakaitan nila. Oo. Kasi parang pagbilang niya din sa cadaver, kulang na ng isa. Yun. Pero parang binilang niya, tapos parang nalaglag yung ball peg niya. Pag ano niya, iba na yung bilang. Ay, mga yan, parang mapapanood niya sa mga horror stories ng ng Pinoy. Yung mga horror movies. Mga Shake, Rattle, and Roll. Oo, na hindi na natapos. Shake, Rattle, and Roll 1, 2, 3, 4, 5, 2020. Ang mga pinaka nakakatakot na Shake, Rattle, and Roll. Dati. Yung mga dati. Yung mga TV, yung Frigidaire. Frigidaire. Saka yung, meron yung, yung kapre ata, yung kinukuha sila sa, kinukuha yung mga bata. Pero parang ang pinaka tumatak sa akin na Shake Rattle, medyo recent na to yung baka nakapanood nyo itong mga kajuster sa Cinema One na isang episode ng Shake Rattle na sila na lang yung natira sa MRT. Tapos parang napunta sila sa pinaka parang paradahan ng MRT. Yun pala, alay-alay sila sa isang monster. Wala na ganda ako doon. Parang, kaya pala natin ng ganitong episode sa Shake Rattle. Bet ko yun. Tapos yung mga ganong plot. Ganda yun, maganda yun. Maganda yun. No? Si Roxanne Ginoo ata yun nandun. Saka si Dennis Trillo. Ang naalala ko si Eugene Domingo.
Ah, si Eugene Domingo na alala ko din. Kasi nagdadasal-dasal siya. Nash Aguas? Parang hindi ko alam, te. Pero ngayon yung mga Pinoy movies, balik na naman kami sa movies. Parang hindi na, nakakatakot pa rin ba sa'yo yung mga Pinoy movies? Na hindi horror? Hindi na, kasi nilang inahaluan ng comedy. Pero, hindi. May mga ano naman, promising, kunwari. Yung Seclusion, okay naman yung hindi ko pinapanood. Seclusion. Pero ang pinaka nakakatakot, Feng Shui. Feng Shui. Oo, takot ako din dati. Sukob. Sukob. At saka yung ano, sukob pala yun. Yung sukob yung kay ano, Claudine at kay Chris, di ba? Ganda nun. O, bet ko yun. Claudine. Oo. Nakakatakot din yung sigaw. Yung The Echo. Oo. Parang iconic yun. Si Iza Calzado. Saka ang ganda ng pagkakagawa kasi nun. Iba na film na yung ano. Film connoisseur, tsaka sinde, napag-usapan lang. Oo, maganda. Kasi ano, ito parang film recommendation na lang natin sa mga adjusters. Dahil, hindi ko na matandaan. Ano yung mga nakakatakot sa'yo na movies na baka nasa Netflix or... Wala. Tinatakot din ako doon. Kasi parang ano, no? Ano siya, parang... So, coming soon, ang Sipnosis. Ay, may... nagpakamatay... Sa sinihan din, di ba? Ay, na movie, namatay during the shoot ng isang movie. Tapos, yung movie na yon ipinlay pa rin sa sinihan. Tapos, parang lahat ng nanonood, sinumpa. Sinumpa? Ang likot mo, dasty. Nakukuha sila, nakakain sila. Ay, nakakain, napupunta sila sa sinihan. Oo, ang ganda nun. Parang kung nanood, kung napanood mo yun sa sinihan, nakakatakot. Maganda yun. Magaling din yung Thailand mag-horror, eh. Maraming Thai movies na nakakatakot. Oo, di ba? Magaling din silang gumawa ng ganun. Meron kami dati pinanood ni Leia, Annabelle ata yun. Nanood kami ni Leia. Feeling ko na-irita yung mga tao sa paligid namin. Bakit? Comment. Okay. Parang kami ni Leia, hindi naman kami matatakotin, di ba? Okay. Si Leia ay kaibigan nga po pala natin. Ay, kilala naman yata ng mga kajasters si Melba. Si Melba. Tapos parang hindi kami matatakotin, nanood kami ng Annabelle. Oo. Tapos tawa kami ng tawa sa sinihan. Tapos parang yung pa-ending na, ay, si ate, bida. Mga ganun yung comment. Kinukupal nyo lang. O, tapos parang yung iba, ito todo sigaw. Tapos parang hindi naman nakakatakot. Isa pa palang nakakatakot, sorry, last na. Yung parang, ito yung mga ano, naaalala ko na may naging, kaya ako naging matatakotin. The Ring, te. Dati hindi ko yun kaya panoorin. The Ring. No? Hindi ako natakot. Hindi ko alam kung panoorin siya ngayon. Kung panoorin ko baga siya ngayon, nakakatakot pa ba rin siya? Saka Shutter, te. Yung dulo, may nakasampa doon sa... Oo, natakot na doon yung Shutter. Ayoko na may mga ganun yung ending may feeling na iniiwan sa'yo na... Gets mo? Cliffhanger. May cliffhanger. Tapos parang iniisip mo ganun forever yon na hindi nasagot yung M na yun. Oo nga, di ba sabi na pag masakit yung likod mo, baka daw may nakasampa. Putik, hindi ko kaya, shit. Hindi ho, pagod lang kami, matatanda na kami, mga tito dito lang. Hindi mo nasakit yung likod mo. Hindi naman. Hindi mo nasakit yung likod mo. Sumasakit ka pag nag-work. Kasi minsan out of nowhere, di ba, sasakit lang talaga yung likod. Hindi ka lang nakapagpamasahe. Oo. Yun nga eh, dahil sa pandemic, ang hirap magpamasahe, di ba? Shatay, ang dami na ba nating na-ichika dito sa mga kajusters? Sorry mga kajusters kung labu-labu ang aming kwentuhan. Ganito kami kasi magkwento ni Dakini kung anong maisip, sulpot-sulpot na ka-outline. Oo nga, tagal na pala natin nag-uusap, no? Saka tagal na rin natin di nakapagkwentuhan. Saka sorry na din sa mga kajusters nga na nakikinig kung kayo inahihilo. Alam nyo, meron akong outline dito pero dahil, alam mo yung dahil nga pag... kakwentuhan mo, kaibigan mo yung ang dami mo naisip bigla-bigla. Oo nga. Hindi ko nga naisip na may mga pangalan. Na hindi nila kilala yung ibang characters na sinasabi ko. Kaya nga. Feeling ni Dustin nagkakwentuhan lang kami. dapat bigyan mo ako ng mga do's and don'ts. Kasi hindi na kita binirief. Oo. Kasi yung iba, binibrief ko talaga bastos, ng mga... Bastos pakinggan yung brief. Inorient. Yung iba talaga, inoorient ko na mga te, may ibang nakikinig na hindi natin kakilala, so pag wag kang magbabanggit ng... pwede kang magbanggit, pero dapat laging may context na ito ay orgmate ko. Nasabi ko lang sila ng walang-wala. Pero okay lang. Okay lang, baka hindi naman sila nakikinig. Sa mga nabanggit ko.
Bale mo naman. So, anong balak mo ngayong Halloween? Naman subscribers. Hindi naman. So, anong balak mo ngayong Halloween? Dito lang. Magdadasal. Magtitirik lang tayo ng kandila. Oo, sa ating mga ano, mahal sa buhay na yung mauna para naman. Magaling ka ba magtirik ng kandila? Or natirikan ka na ba? Oh, bastos. Oo, di ba nung bata paano tayo? Paano magtirik ng... Ah, okay. Sa mga sementeryo, yung bibilugi natin yung mga ano, pinag-natunaw na kandila. Pero teto ha. Sige, chika, paano ka magtirik ng kandila sa ano? Eh di naka ano. Di nakatayo yung nakapagtirik ka na ng kandila sa sementeryo? Oo. Ataka mo. Wala lang. Hindi, sige, ito na bilang pahuli. Kasi ikaw, feeling ako lately lang ako nagka-experience ng sementeryo kasi ng ano, All Souls Day. Kasi parang nung 2018, di ba namatay yung lola ko, parang doon lang kami nag-start na pumupunta ng sementeryo, dumadalaw. Ano ba, nung bata ako, naingat ko doon sa mga ano, tanga-tanga, mag-isip. Yung mga klasiko na nakikita-kita sila sa sementeryo kasi gets, may mga kamag-anak sila doon. Tapos parang ako hindi ko yun. Oo, magkakatabi sila mo sila yun. Tapos meron pa akong crush na nandun. May magte-text sa akin na, uy, andito yung crush mo. Tapos ang ginagawa ko, sumasama ako doon sa mga kapitbahay ko na meron doong kamag-anak. Kaya parang ano lang, twice pa lang namin na-experience yung talagang pupunta sa sementeryo kapag November 1 or 2. Tapos parang alam mo yung culture shock ako na ang ganito pala talaga, ang daming tao. Tapos gets, tapos nagtatayo ng mga tent, tapos tumatambay dun maghapon, mga ganon. Dun lang, first time namin yun na-experience noong 2019. Ako, bata pa ako nung huli ko na-experience yun. Parang, bata pa kasi ako nung, tapos nung high school na, hindi na kami masyad napunta ng probinsya. So, titirik lang kami ng kandila sa bahay. So, ganun lang. Ayun. Pero alam mo, iba-iba yung feeling din kapag Halloween. Medyo nakakatakot din talaga. Oo, tay, lalo na yung mga palabas sa TV. Sa paligid mo. Nasabi nila, di ba, pag naamoy mo yung amoy ng kandila, o okay, amoy sampagita. Meron. Ibig sabihin may something sa paligid mo. Hindi mo ba naamoy dyan sa inyo? Hindi naman. Wala namang ganun dito. Mamaya may kakalabit sa'yo sa likod. Ikaw, Dustin, ikaw, ako, may kasama ako dito. Pag magtulog ako, may katabi ako matulog. Ikaw, wala kang kasama. Mm. Ikaw ang mumultuhin. Mamaya, sige. Huh? Nakakot pa eh. Ay, hindi mo ako natatakot. Anong kinatatakutan mo ngayon? Wala. Wala na. Magkasakit. Health lang yung kinakatakutan ko ngayon. Oo, din. Hindi ako natatakot. Anything, tapos wala naman. Mukhang tapang. Hindi, feel ko meron at meron pa rin. Pero hindi na ganun. Hindi na yung tulad ng bata ka na takot ka sa multo, ganun. Sa dilim. May takot ka, may makitang kung ano. Oo. Hindi na medyo. Mature na yung kinakatakot natin. Siyempre, pero oo. Yung mga realities in life na yung kinakatakotan natin. Kasi yun naman talaga yung dapat nating hindi naman katakot. From multo ha, to ganun. Para i-close. Mamaya magulat na nalutang na lang yan si Chucky saka si Chacha. Sunga mo, nandadamay pa ng iba. Hindi na ako takot mag-ghost. Yan po ay abangan natin sa next kasi episode ng Halloween. Yes. No? Just! Totoong buhay na ghosting. Oo, totoong buhay. Oh, sige, next ano ganda, na to episode. Ganda nito. Ganda ng kaibigan ko na to. Kaya tumumultuhin mamaya eh. Nang go-ghost. Marami itong ginost na lalaki. Yes! Huwag na ko kayo magparamdam. Oh, Ted, Dustin, eto. Sana mga ka-justers, nag-anuhan na lang kami dito. Na-enjoy nyo itong episode na to. Pasensya ko nung medyo maguluhan nga siya. Ano? Pero ako na-enjoy ko itong magkwentuhan ng ganito. At
saktong-sakto nga sa Halloween feels. At if you like this episode, teka lang, may isa-shoutout ka? Wala naman. Happy Halloween. And happy Halloween sa mga continue kanya. To subscribe. Continue to subscribe to Jazz. Says ano? Ano ka nga? YouTube channel? Yes. And abangan nyo po kami sa PBB. Joke lang. Audition ka na? Oh, sige. Tinatambad ako mag-audition. Ayan po mga ka-jasters. So, ayan mga ka-jasters. Oh. Well, thank you for listening to this episode. Sana na-enjoy nyo. Na-enjoy ko rin to. At if you like this episode, please follow Kodaserye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberilla lang po. At you can also join our After Podcast Koda group sa Facebook, Kodaserye FB group, and you can also follow Kodaserye on Instagram at Kodaserye. Magbabay na tayo sa mga Jazz. Nice. Follow me on Instagram. Wow, alam mo ba yun? Follow Dustin on Instagram at Legend Dustin. Swipe left and swipe right. Huwag po kayo mahiyang mag-message. Bye mga Jazzers and Dustin. Me. Thank you. Bye, bye, Jazz. Thank you. Bye.